Hi guys, I'm Hao Chesney and welcome back to my YouTube channel. I know a lot of you guys always asking kung paano magre-record ng sariling kanta. I feel you guys kasi dyan din ako nagsisimula noong una. Kaya guys, huwag nyo tong skip at patuloy nyong i-watch yung video na to kasi ituturo ko sa'yo kung anong mga kailangan or dapat gawin nyo pag nagre-record kayo ng kanta or yung mga cover songs nyo. So disclaimer lang po, so hindi po ako professional para sa mga record videos or record music, but I can teach you guys in my own way or yung mga experience ko kung paano mag-record ng kanta. It's very easy lang siya guys kasi ang ginagamit ko lang ay yung phone ko. Hindi na ako gumagamit ng mga laptop or anything na mga malalaking mga gadgets. Only my 2 Android phone lang yung ginagamit ko. So fit itong video na to guys, lalong-lalo ka nang na wala ka pang laptop na ginagamit sa pagre-record ng mga audio or mga kanta. So tapusin mo tong video na to kasi it's very easy or sayon lang jud kayo siya. Medyo maproseso lang siya gamay, pero at the end of the record session, murag yung siyag nasa studio. Di yung ka magmahay guys. At sisiguraduhin ko guys na at the end of this video, may matutunan ka sa video na to. So before we start guys, I hope nakasubscribe ka na sa YouTube channel ko. So please click the subscribe button and notification bell para mas updated ka sa mga susunod kong mga tutorial videos. And I hope nakalike ka na sa video na to. So no further will do, let's start! So the first step, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga gamit na kakailangan mo sa pagre-record ng video or ng audio. So alam naman natin guys na magre-record tayo ng kanta. So unang-una yung gagamitin is yung mga microphone. May mga microphone ako dito guys na available. So ito yung dynamic mic na palagi kong ginagamit. At ito din yung BM800 ko na condenser mic. So napapansin nyo guys, mga YouTuber or mga nagka-cover ng mga kanta sa YouTube, so palagi silang gumagamit ng ganito. It's only 300 pesos lang po to siya sa Shopee, pero yung ginagamit ko sa pag-record ng aking kanta is yung dynamic mic. Dynamic microphone po to siya na Shure. So review lang to guys ha, baka nag-a-ask kayo or nagtatanong kayo kung bakit ginagamit ko yung dynamic mic kaysa sa BM800. So napapansin ko dito sa microphone na to guys, BM800 condenser mic, pag nagre-record ka, masasagap niya yung boses mo. Pero napapansin nyo guys na medyo lumalaki yung voice mo, tapos may maririnig kang mga husky or hazy noises pag BM800 condenser mic yung ginagamit ko. Pero dito sa dynamic mic guys, ito yung favorite ko, Shure. Kasi pag nagre-record ako ng kanta, talagang clear talaga yung boses ko at wala talagang masasagap na mga hazy noise, unlike sa BM800 guys. Na napapansin ko lang guys ha. So nabili ko lang tong dynamic mic sa Shopee guys for only 280 plus. So ilalagay ko sa description box yung mga link na binibilhan ko sa mga gamit na ginagamit ko. At guys, pag bumibili ka ng microphone, talagang may freebie na talaga siyang wire. Tapos microphone holder. So pagbili ko ng condenser mic guys, is set siya, pero isasabi ko sa inyo isa-isa yung mga presyo ng mga gamit na ipapakita ko sa inyo guys. So next guys, importante talaga pag nagre-record ka ng kanta is walang maririnig na mga background noises like mga aso, like mga sasakyan. Dapat gumamit ka ng pop filter. So ito yung pop filter mapa BM800 na microphone or dynamic mic guys. So nakakatulong tong pop filter guys sa pagre-record ng kanta kasi nililisin niya or nililinis niya yung boses nyo at nawawala talaga yung mga background noises. At guys, huwag nyong kalimutang bumili ng microphone pop filter na parang ganito guys, para siya sa microphone nyo. So ganito siya guys. So ayan guys, katulad lang din to siya ng pop filter guys. Pero dapat bumili ka na lang nito guys para mawala na lang yung background noises nyo guys. At
next guys, huwag niyong kalimutang bumili ng V8 sound card ng parang ganito guys. Partner niya siya sa BM800 guys pag bumili ka ng set. So mayroon ng sound card tapos mga wires. Nanay mga wires for instrumental nga phone at pang isa na phone. Marami siyang i-insertan guys. Sa last time na video ko guys, nag-unboxing talaga ako ng aking BM800 condenser microphone set, lalong-lalo na yung V8 sound card ko guys. So sa hindi pa alam kung paano gamitin yung V8 sound card, so ito yung i-insertan natin ng dynamic mic. So ito guys, so ito dapat dito mo siya i-insert o pag gumagamit ka ng dynamic mic. Pero pag condenser mic naman yung gagamitin nyo, ito yung wire sa condenser mic guys. So dito mo siya i-insert. So may condenser mic dyan guys, di natin makaklaro. Pero dito natin siya i-insert guys pag gumagamit ka ng condenser mic. So sa sunod naman guys is ito yung para sa headset guys or headphone. So depende lang sa inyo guys kung anong gagamitin nyo. Pwede headset or parang ganito, or pwede ring headphone like katong stereo bus dyan siya nga inana. So dito naman guys, so ito yung para sa charging station. So dito mo i-insert pag mag-charge ka ng V8 sound card. Before ka mag-record sa inyong kanta, dapat i-charge niyo daan para ma-record yun inyong kanta. Kay possible, na impossible guys, malubat yun ni siyang V8 sound card. So dapat i-charge na to siya daan before ta mag-record sa to ang kanta. Next guys, ito yung accompaniment or instrumental nga phone na i-insert nyo guys. So kung magre-record tayo ng kanta, dapat dalawang phone yung gagamitin natin. Yung isang phone para sa instrumental at yung isang phone naman para mag-video ka or magla-live ka sa Facebook or whatsoever ng mga social media nyo. So ito yung mga station para i-insert nyo yung phone nyo guys. Para sa pag-live ninyo guys, maririnig talaga yung audio or yung boses mo. At ito guys, may mga volume station tayo dito. May mic volume dito, kanina dito. At ito yung echo. So may maximum at minimum lang yung volume natin dito guys. At dito sa napapansin nyo, may mga treble, mga bass. Pag i-maximum nyo yung nire-record yung kanta or kusganin nyo ang music or -1 yung gigamitin nyo, so dito nyo i-adjust. Nandito rin yung monitor guys at mga effects. So ayan guys, may tatlo na tayong gagamitin. So una yung microphone, next yung pop filter, kasabay na rin yung mga wires. Pangatlo is yung V8 sound card. At pang last guys, at wag na wag nyong kakalimutan, is bumili kayo ng microphone stand. So ito yung ginagamit ko na microphone stand guys, yung clip lang. So yung ganito, so pwede nyo insertan ng dynamic mic or lagyan nyo ng yung ganito guys. So pwede nyo siyang ilisan din na part. Depende sa inyong microphone na gagamitin guys. Kanin siya guys, is tuyok-tuyok lang niya siya para i-clip lang siya sa gilid nyo. Then flexible niya siya na microphone stand guys, like kanyan. So nabili ko lang po tong microphone stand for only 155 pesos. Pwede din kayong gumamit ng iba't ibang klase ng microphone stand, like yung stand na nasa floor dyan siya guys. So advisable talaga na gumamit tayo ng microphone stand para mas stable yung microphone na gagamitin natin para malinis yung audio sa pagre-record natin ng ating sariling kanta or ating mga cover songs. So ayan guys, yan lang yung gagamitin natin para mag-record ng ating kanta guys. At wag na wag yung kalimutang gumamit ng dalawang phone, mapa-iPhone man yan or mapa-Android, para sa ating accompaniment or -1 at para sa audio. Baka nagtataka kayo guys bakit dalawa yung phone na gagamitin natin. So i-explain ko lang sa inyo later para malaman nyo kung bakit importante talagang dalawa yung phone na gagamitin natin. Gusto ko nang bumita, unit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumita,
ng sarili sino.